Chapter 1. Take this. Nanginginig kong kinuha ang inabot ng asawa ko. A check. That's 20 million. Sapat na ba yan para huwag kang magpakita sa akin habang buhay? Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Doon lang ako nakatingin sa cheque na hawak ko. Sobrang pagpipigil sa pag-iyak ang ginawa ko. Ayaw ng asawa ko sa babaeng iyakin kaya hanggat maaari ay pinipigilan kong tumulo ang luha ko. Pero isang masakit na salita na lang siguro ang marinig ko ay siguradong papatak na ang luha ko dahil nararamdaman ko na ang pamamasa ng mata ko. Don't ever come back to my life, kung ayaw mong maging malaimpyerno ang buhay mo. Nang marinig ko iyon ay automatikong tumulo ang luha ko na napatak pa sa hawak kong check. Dahan-dahan kong inangat ang mukha ko at nagtama ang tingin naming mag-asawa. Ace, please makinig ka muna sa akin. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari, damn it. Sigaw ni Ace. Napapitlag pa ako at iniwas ang tingin at ibinalik doon sa check na basa na dahil sa mga tulo ng juha ko. Don't fool me, Venus, ginawa mo na sa akin, yun. Hindi ka pa nakontento. Bakit? Dahil mas bata siya, dumadagandong na sigaw sa akin ng lalaki. Tinalikuran ako ng asawa ko at nagpunta doon sa table na nasa sulok ng kwarto namin. Tiningnan ko lang ang likod niya habang humahagulgol na nakaupo dito sa kama. Hanggang sa napatingin na lang ako sa mukha ni Ace nang muli siyang bumalik papunta sa akin na may hawak na envelope. Sign this. Pagkasabi ni Ace ay inabot niya sa akin ang envelope. Kinuha ko, yun at napatitig. Parang ayokong tingnan ang laman noon. Matapos kong tingnan ang envelope ay naglakas loob akong iyanggat ang ulo at tiningnan ang gwapong mukha ng asawa ko. Puno ng pagtatanong ang mga luhaan kong mata. Annulment papers yan. Sign that at ipaiwan mo na lang kay Manang. Don't forget to sign that bago ka umalis ng mansion. Dahil kung hindi ay ipapahanap kita sa ang sulok man ng impyerno. Hinding-hindi na ako papayag na dalhin mo pa ang apelyido ko. Kapag balik ko dito mamayang gabi ni Anino mo ay ayaw ko nang makita. Ikaw at isama mo na ang lola mo. Please, Ace, wag mo nang idamay si Lola, wala na siyang mapupuntahan. Pagmamakaawa ko dahil wala naman akong balak na kunin ang check. I don't care kahit tumira pa kayo sa lansangan. Sign the annulment papers. Ako na ang baalang mag-asikaso para mapadali ang hiwalayan natin. With my money and powers, kahit wala ang appearance mo ay maa-annul ang kasal natin. Just do what I say. Don't ever come back. Sobrang diin ang pagkakasabi ni Ace. Bawat salitang binitawan niya ay tumarak sa puso ko. Ang sakit, please, Ace, tanging nasabi ko. Sobrang hina noon at hindi ko alam kung narinig niya. Nagsisisi akong pumayag na pakasalan, Cal. Pagkasabi noon ay tinalikuran na ako ni Ace at lumabas ng kwarto, iniwan na niya akong luhaan. Ito po ang ating unang kabanata ng ating kwento. Hoy, Venus, apo, halika ka ngang bata ka. Bigla akong napakislot ng hinayla ako ni Lola sa braso dahil natigilan ako sa bahay na hinintuan namin. Iron fence ang gate ng mansion na pinuntahan namin kaya kita sa loob kung gaano kaengrandi ang bahay na naroon. Hindi pala bahay ang pinagmamasdan ko kung hindi isang malapalasyo na mansion. Natuod kasi ako sa kinatatayuan ko matapos mag-doorbell ni Lola. Natulala na lang ako sa ganda ng tanawin. Lola, talagang dito po ba ako titira simula ngayon? Tanong ko kay Lola na hindi ko na pinagkaabalahang tingnan man lang habang nagsasalita dahil na magneto na ang mata ko sa mansion. Venus, baka mapasukan ng lagaw ang bibig mo. Narinig ko na lang nasambit ni Lola at matapos ay naramdaman ko ang palad ng matanda na nilagay sa may ilalim ng baba ko at pilit na isinara ang bibig ko. Oo, hiha, dito ka na titira simula ngayon. Masasanay ka rin sa laki ng bahay na, yan. Pero kailangan kitang balon, ha? Doon lang ako tumingin kay Lola. Seryoso ang mukha nito ngayon sa akin. Ano po, yun, la? Kumunot naman ang noo ko. Magpakabait ka, ha? Hindi lahat ng tao dyan sa mansyon na, yan ay mabait. Merong nakatira, dyan nabugnutin at masungit. Baka masigawan ka lang ay umiyak ka na. Kagaya nung papalitan mong kasambahay na nag-resign na lang dahil sa kabubulyaw sa kanya. Opo, la, don't worry, gagalingan ko pong magtrabaho. Hindi po kayo mapapahiya, tsaka, hindi na po ako laikan. Big girls don't cry. Ngumiti na lang ako kay Lola.
Nakita ko naman ang mapait na ngiti sa labi ni Lola, iyon ang ginantay niya sa akin. Nang tumitig ako sa mata niya ay nakita ko ang awa niya. Napalunok ako matapos ay nagpakawala ng malalim na buga ng hangin. Hayaan mo, hiha, magiging okay ang lahat, konting tiis lang. Kapag ako ay nakaipon ng pangmatrikula mo, igagapang ko ang pagtatapos mo sa kolehiyo. Nakagat ko na lang ang ibabang labi. Parang may iyak ako sa sinabi ni Lola tungkol sa pag-aaral ko. Bakit siya kaya niyang sabihin, yun? Bakit si nanay, hindi? Ultimo, kahit na sinabi na lang ni nanay na hindi niya kayang ipatuloy pa ang pag-aaral ko dahil hirap siya at walang choice. Mas magaan pa siguro na tanggapin iyon sa dibdib. Kaso hindi, eh. Sabi sa akin ng sarili kong ina ay hindi niya raw ako pag-aaralan dahil magiging pabigat ako. Ang bigat din sa loob ko na narinig ang word na pabigat, liyon ang dahilan kung bakit narito ako ngayon ng Magarbong Mansion. Para magbanat ng buto dahil wala na akong maaasahan sa mga magulang ko. Though noong nag-aaral pa ako ay tumutulong naman si Lola sa akin at nagbibigay ng allowance ay hindi pa rin naman magiging sapat iyon. Salamat, La, mabuti na lang po, nandyan po kayo para sa akin. Aba, syempre naman, Apo. Alam mo naman na ikaw ang first love, La. Niyakap ko siya, para akong maliyak dahil sa sitwasyon ko. Pero dahil may tao pang nagmamahal sa akin ay lalaban pa ako sa buhay. Kahit pakiramdam ko ay others na lang ako sa paningin ng mga magulang ko. Kahit anong pilit ko naman kasi na ipaintindi ang sitwasyon sa isip ko ay hindi pa rin matanggap na talagang pinabayaan na ako ng mga magulang ko. 10 taon ako nang maghiwalay ng tuluyan ng mga magulang ko. Ang tatay ko noon ay nambabae. Pinagpalit kami sa ibang pamilya at ang ipinalit sa nanay ko ay may anak na rin. Simula noon ay nagdamdam na ako sa sarili kong ama. Kahit papaano ay naitawid naman namin ang nanay ko na kaming dalawa lang. Hirap kami sa buhay at kumakayod si nanay at nagkaroon ng trabaho bilang isang office clerk sa isang small enterprise. Pinag-aaral ako ni nanay kahit minsan ay nagigipit pa rin dahil hindi naman ganoon kataasan ang sahod niya. Pero matapos ang 2 taon ng hiwalayan nila ni tatay ay nagulat na lang ako nang may ipinakilala si nanay na boyfriend sa akin. Ka-office mate niya raw. Pinakita ko ang disgusto ko sa pakikipagrelasyon ni nanay. Naging malayo ang loob ni nanay sa akin. Naramdaman ko iyon at hindi pinahalagahan ang damdamin ko na hindi ko na gustong mag-asawa pa siya. Huwag daw sana akong maging selfish dahil karapatan niya rin naman daw na maging masaya simula nang iniwan na kami ni tatay. Ang totoo ay naiintindihan ko naman iyong sinabi ni nanay, pero natatakot akong tanggapin na baka kagaya ni tatay, mawalan na rin siya ng atensyon sa akin. Takot akong maiwan sa ere. Ang ma-out of place. Pero dumating pa rin ang kinatatakutan ko. Nabuntis si nanay. Hindi pa nga niya sinabi sa akin, yun. Kusa ko na lang nahal ata dahil lumaki ang puso niya. Napansin ko na minsan ay nagsusuka siya lalo na sa umaga. Nang hindi ko na natiis ay nagtanong ako at sinabi niya sa akin na nabuntis na siya ng boyfriend niya. Pinanagutan naman si nanay ng boyfriend niya. Lumipat kami ng bahay at doon tumira sa lalaki. Wala na akong choice kung hindi tanggapin na nagkaroon ako ng bagong tatay. Medyo okay naman ang boyfriend ni nanay. Natuto na rin akong tawagin siya na tito. Kinakausap naman ako paminsan-minsan. Masipag naman si tito at hindi pinapahirapan si nanay. Pinag-resign niya pa nga sa trabaho dahil bawal sa office nila ang mag-asawa at para hindi na raw mapagod si nanay. Nang nakapanganak na si nanay ay doon ko na naramdaman na parang nag-iisa na lang talaga ako. Nandoon na halos ang atensyon niya sa anak nila ng bago niyang asawa. Kaya pati sa pag-aaral ay hindi na nga ako nabigyan ng atensyon dahil mag-aaral na rin ang half-sister ko sa kindergarten. Siyempre, yung asawa lang ni nanay ang may trabaho. Hindi ako ang priority na pag-aralin dahil hindi naman ako ang tunay niyang anak. Ang tatay ko naman ay wala akong maasahan dahil gipit din. Tuwing Pasko na nga lang ako noon nabibigyan ng pera. Ang hirap pala na lumaki sa broken family. Anak ang nagsasuffer. Kagaya ko, mabuti at narito ngayon si Lola para tulungan ako. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa mansion ng mga Ibanez. Mas okay na rin daw kasi na nagtatrabaho siya dahil dati nakasama namin siya sa bahay ay nakikita niya ang away ng mga magulang ko bago nagkahiwalay. May 2 din naman siyang anak pa na may kanya-kanya na rin na buhay at hindi naman na siya nakikipisan doon.
Mga gipit din at lagi siyang hinihinga ng tulong ng ibang anak niya. Nang nagsabi ako kay Lola na maghihinto na ako ay siya ang pinakaunang nag-alala. Ayaw niya na maghinto ako. Pero hindi niya rin kasi kaya ang tuition fee ko per semester. Engineering ang course na kinuha ko at mahal ang tuition fee. Mabuti at natapos na ako ng isang taon. Pero itong first semester ng second year ko ay napilitan na akong mag-drop dahil wala na raw pambayad si nanay ng pang-full payment sa tuition. Sinabi na lang sa akin ni Lola na sumama ako sa kanya dahil may umalis na bagong kasambahay at ako na lang daw ang ipapalit. Imbes na malungkot ay natuwa pa ako. At least malayo na ako kung nasaan si nanay. Parang yun pa kasi ang dahilan ng kung bakit ako laging umiiyak. Hindi alam ni nanay minsan iniiyakan ko na lang ang pagiging sad girl ko. Hindi na rin ako makapagsabi sa kanya ng sama ng loob. Nay Lisa, layan na ba ang apo niyo? Bigla kaming napalingon ni Lola doon sa lalaking tumawag ng malakas at nagbubukas ng gate. Halika na, apo. Tama na ang drama. Ang sabi ni Lola nang binaling sa akin ang tingin at hinawakan ako sa kamay. Hinaila niya ako para makalapit doon sa mismong gate na binuksan na noong lalaki. Anton, oo siya ang apo kong si Venus. Tiningnan ko yung Anton at nginitian siya. Parang nasa mid-20s na ang itsura na. Bigla naman na napakamot sa batok yung lalaki at nag-iwas ng tingin sa akin. Ang ganda naman ng apo mo, Nay Lisa. Sambit pa ni Anton. Hoy, Anton, bata pa ang apo ko, ha? Huwag mong pormahan dahil magtatapos muna iyan ng pag-aaral. Opo, Nay Lisa, hintayin ko na lang siyang makatapos muna. Sagot ni Anton. Ngumisi na lang ako kay Anton. Sanay naman ako sa mga ganitong diskarte ng mga lalaki, eh. Sa school pa lang ay marami nang nagpapalipad hangin sa akin. Kaya parang baliwala na lang sa akin ang mga ganyang pick-up lines nila. Parang mas kinilig pa nga si Anton nang tinuwanan ko siya. Hanggang sa pumasok na kami sa loob ng mansion. Doon kami dumaan sa likod bahay na daanan raw ng mga kasambahay papasok ng mansion. Meron doon na derecho na sa dirty kitchen at kusina ng mansion. Tahimik ang buong mansion at wala man lang akong nakita na tao na naroon. Nang tinanong ko si Lola ay dahil daw wala ang buong mag-anak at may pinuntahan na event. Pagkatapos naman daw ay dederiko sa isang party. Sabado ngayon at usually kapag weekends ay may lakad ang pamilya Ibanez. Kanina lang nang dinaanan namin ang garden ay naglulumikot na ang mata ko dahil ang ganda ng area. Parang pwedeng pagdausan ng event ang lawak. Tapos meron pa akong nadaanan na swimming pool na malaki. Tapos ngayong narito na ako sa kusina ay dito naman ako humanga sa mga appliances na naroon. Sa mamahaling ref, oven, microwave at kung ano-ano pang appliances na nakikita ko lang kapag napapadpad ako sa appliance store kapag nagliliwaliw kasama minsan ng mga classmate ko para magpalamig sa mall. Ate Aim, ito na pala ang apo ko. Biglang sabi ni Lola sa isang matanda na naabutan namin. Nakaupo sa isang table na kasya ang walo. Ay, siya na ba ang apo mo? Kagandang bata, pinasadahan ng matanda ang mukha ko. Ngumiti siya at binaling ang tingin doon sa pocketbook na binabasa niya. Siya nga pala si Nanay Aimu, Venus. Siya ang in charge dito sa mansion. Ang mayordoma, bulong sa kin ni Lola. Nay Aim, dalhin ko muna siya sa kwarto namin, ha? Muling bilang ni Lola doon sa matanda. Sige, Lisa, pasensya na at ang ganda nitong binabasa ko. Mamaya ay kakausapin ko siya para sa mga rules and regulation, bonding mo muna kay Glady at Trish. Naroon. Sila sa sala natin. Tiningnan ako muli ni Nanay Aim at ngumiti sa akin. Tumango na lang ako kay Lola at wala naman ang atensyon sa akin nung matanda. Ganito pala sila dito kapag wala ang amo. Mukhang relax lang. Dinala ako ni Lola sa isang pasilyo na naroon daw ang kwarto ng mga maid ng mansion. Nasa first floor lang din naman iyon. Dinala muna ako ni Lola sa magiging kwarto ko na nasa tabi lang ng kwarto niya. Matapos kong ilagay ang mga gamit ko at nail eyebot ko lang saglit ng tingin ang kwarto. Maliit lang na kumasya ang single size na kama. Tapos isang drawer. May nakita akong aircon, kaya nasosyalan na ako dahil wala naman kaming aircon. Tapos may sarili naman na bathroom. Okay naman at kasing laki lang din ang kwarto ko sa bahay. Sinundo agad ako ni Lola sa kwarto ko at dinala sa kabilang kwarto.
Doon ay nadatnan ko ang dalawang babae na prenteng nakaupo sa sofa. Pareho silang nagsay cellphone. Ang isa ay mukhang nag-S, ang isa naman ay nag-games. Apo, dito kayo pwedeng tumambay kapag wala kayong trabaho, kapag day off o wala ang mga amo. Sandali kong nilaybot ang paligid at parang entertainment room ito ng mga taga-silbi sa mansion dahil may TV pa. Air-conditioned din ang kwarto. Mga hiha, eto nga pala ang apo ko na magiging bago natin nakasama. Dagdag pa ni Lola at doon na nabaling ang tingin sa dalawang babae. Bigla naman na nagsilinggan ang dalawa. Ay ikaw na pala, yun. Batang-bata, ah, fresh na fresh. Ako nga pala si Glady. Isa sa maid dito, sabi nung babae na naglalaro ng games. Mukha naman na mabalt at siguro ay nasa early 20s ang edad. Siya pala si Trish. Turo niya sa katabi. Hi, ano nga ang pangalan mo? Tanong nung Trish. Venus. Ang ganda mo naman, Venus. Mukhang may bagong paiiyakin si Sir Ace, ah. Hoy, kayong dalawa wag niyong takutin ang apo ko. Mabait naman ito. Biglang saway ni Lola sa dalawa. Eh, bakit mabait naman si Kath, pero pinaiyak at pinag-resign lang sa trabaho ni Sir Ace. Sabi nung Trish. Hay nako, huwag mo nang ipagtanggol ang frenny mong si Kath. Tuldok-tuldok. Hindi naman siya matatanggol dito kung hindi dahil panay pa cute niya kay Sir Ace, ayan tuloy ay puro mali-mali na ang ginagawa niya. Akala niya tatalab ang beauty niya. Singit naman ni Glady. Parang silang dalawa naman ang nag-uusap na at hindi na kami pinapansin ni Lola. Ako naman na hindi aware kung sino ang pinag-uusapan ay tumingin na lang kay Lola. La, sino po si Sir Ace? Nako, apo, siya yung sinasabi ko na isa sa amo natin dito. Iwasan mo na lang siya kasi masungit na bugnutin iyon. Mahinang sabi ni Lola. Oo, tama ka dyan Lola. Biglang singit ni Trish. Kahapon nga lang ay nasungitan ako ni Sir. Ham, pasalamat siya at gwapo siya. Pag ako nena sa kanya, halikan ko siya sa lips, L, first, kaloka ka, Trish. Tuldok, biglang sabi ni Glady, tapos tumingin siya sa akin. Kaya ikaw, Venus, ingat ka, ha, ayaw kasi ng biyudo na yon ng lalampalampa at angga-angga sa trabaho. Madali, yung Myrita, baka malapit na magmenopause. Kahit magandang bata ka ay hindi tatalab doon, dagdag warning pa ni Glady. My God, wag naman sana akong pag-alitan ng Sir Ace na iyon kung sakali. Kailangan ko ng trabaho na, te at ayoko muna na bumalik kay nanay, paipong dalangin ko naman. Good morning, apo, maayos naman ba ang tulog mo? Tanong ni Lola na nabungaran ko pagkabukas ng pinto. Mabuti na lang at nulinangan ko pa ang angkatok ni Lola. Sobrang antok ko pa kasi. Medyo late na po ako nakatulog, la. Namahay po kasi ako, sobrang lamig din po, kahit hininaan ko ang aircon. Hindi ako sanay, parang pumapasok sa katawan ko ang lamig. Kinukuskus ko pa ang mata habang sinasabi iyon. Hayaan mo, hiha. Kapag sahod mo ay bumili ka na ng mga kailangan mo dito, bumili ka ng mga pijama mo para balot ang legs mo. Halatang puyat ka, anong oras ka na ba nakatulog? Eh, lagpas na po yata ng alas 12, yun, la, eh. Ay sus, ikaw na bata ka, bumawi ka na lang ng tulog mo mamaya kapag hindi na masyadong marami ang trabaho. No choice, kailangan maaga bumangon dito. Tumango ako kay Lola. Opo, la, oh, siya sige, mag-ayos ka na at sumunod na sa kusina, ha? Para makatulong ka na doon. Mamaya ka na lang bumawi ng pahinga kapag wala na masyadong gawain. Kailangan mo munang magpakitang gilas dahil bago ka pa lang. Hindi bale at kapag nakapasok na sila Don Ramon sa trabaho ay halos wala na tayong gagawin dahil si Donya Tasha ay aalis daw mamaya. Yun ang sinabi sa akin ni Ate Aim kagabi. Iniwan na ako ni Lola pagkatapos magbilin kung saan ako pupunta at ano ang gagawin ko pagkabihis ko. Mabilis ang kilos kong naligo at nagbihis. Umikot pa ako sa harap ng salamin para pasadahan ang suot kong simpleng navy blue dress na lagpas tuhod na binigay sa akin ni Glady kahapon. Wala naman kasi kaming uniform ng maid pero pinagbawalan kami na magsuot ng mga sexy na damit sa oras ng trabaho. Bawal daw ang shorts, spaghetti or mga tank top. Kung gusto daw namin magsuot ng ganun ay sa gabi na lang or during day off pero bawal ang pag-alagala sa mansion na sobrang sexy ang suot dahil halos lalaki ang mga amo namin dito sa mansion.
Pinusod ko ang buhok ko na lagpas balikat. Bawal din ang nakalugay ang buhok during working hours. Kahapon kasi ay nagbriefing na si Nanay Aim sa akin ng mga bawal at pwedeng gawin dito sa mansion. Pareho lang kami nila Gladie at Trish na parang general ang trabaho dito. Tagalinis, tulong sa kusina, laba. Sel Lola ko ay in charge naman sa kusina. Tapos, yung nagbukas ng pinto kahapon na si Anton ang boy dito sa mansion. May 4 na driver rin na empleyado. Kinabisado ko na rin ang mga pangalan ng amo namin. Si Don Ramon at Doña Natasha na may isang anak, yung Sir Ace ang pangalan. Tapos, yung dalawang pamangkin ni Doña Tasha na sina Giovanni at Grayson. Hindi ko pa sila nakikita dahil Jean Abby na sila nang uwi kahapon at ako naman ay pinagkulong na lang ni Lola sa kwarto ko dahil ngayong araw pa lang naman ang simula ng trabaho ko. So, ayon sila-sila lang ang mga amo namin na nandito as per Nanay Aim. Medyo tahimik lang daw sa mansyon na ito dahil wala pang ang bata. Yung Sir Ace daw kasi ay byudo at ilang taon na nang namatay ang asawa. Hindi naman nagkaroon ng anak. May mga itatanong pa nga sana ako about sa pamilya Ibanez, pero sinabihan na ako ni Nanay Ay na ayaw ng mga Ibanez ang mga chismosa at pinag-uusapan ang buhay nila kaya, wag na raw ako matanong. Na-curious lang naman ako actually dahil kahapon nga ay puro pananakot sa akin si Ate Trish at Ate Gladie na masungit daw, yung Sir Ace. Naglagay na lang ako ng powder sa mukha at tuluyan nang lumabas. Magkakape na lang siguro ako para mabuhayan ng dugo dahil ramdam ko na ang pagod agad kahit hindi pa ako nag-uumpisa. Dumber echo ako sa kusina at doon ay nadatnan ko na nga sina Lola, Ate Trish at Ate Gladie na nagkakape. Good morning, Venus, si Ate Gladie ang unang bumati sa akin at ngumiti sa akin si Ate Trish. Halika, breakfast na at mapapasabak ka na sa trabaho. Panipi. Umupo naman ako sa table at nag-breakfast na. Si Lola na ang naghanda ng breakfast ko. Sandwich at juice ang binigay niya sa akin na ininom ko na lang dahil sayang naman ang effort niya. Mamaya, Venus ay kumain ka na lang ng heavy breakfast kapag medyo nagutom ka, sabi n Lola. Napansin ko ang mabilisan na kilos ng mga kasamahan ko kaya nagmadali na rin akong kumain. Ako na ang pinaghugas nila ng pinagkainan at matapos ay sinama ako ni Ate Trish para mag-ayos at maglinis ng kalat sa mansyon. Si Ate Gladie naman ay katulong ni Lola sa paghahanda ng agahan. Alas 5 na ng umaga iyon. Nagwalas ako, kahit parang wala naman kalat, nagtanggal ng alikabok, nagpunas ng kung ano-ano, vase etc. Sinamahan ko rin si Trish at doon kami naglinis sa bandang garden. Hi, Venus. Good morning. Bati pa sa akin ni Anton nang nakita namin sa may garden area. Nagtatabas siya ng damo. Good morning, Kuya Anton. Ganting bati ko sa binata. Bigla naman na parang nadismaya ang lalaki. Now you know, Anton, na Kuya Zone ka. Bawal daw ligawan itong si Venus, sabi ni Nanay Lisa. Pagtatapusin niya muna raw ng pag-aaral. Tukso naman ni Ate Trish sa lalaki. Nakita ko na lang na napakamot sa ulo si Kuya Anton at umiling. Ikaw talaga, Trish, mapang-asar ka. Naggo-good morning lang ang tao eh. Ay sus, ikaw pa ba, Anton? Type mo si Venus eh. Ang ganda niya, di ba? Kaso ang tanda mo na para sa kanya no, teenager pa lang ito. Ngumisi na lang ako sa dalawang nag-aasaran. Ilang sandali lang ay nagseryoso naman na sila ng trabaho. Nagdilig lang kami ni Ate Trish ng mga halaman. Maliwanag na at sa tingin ko ay mahigit isang oras na in kaming kumikilos. Kahit papaano ay nawala na ang antok na nararamdaman ko. Venus, halika na at doon tayo sa may pool area. Afternoon pwede na tayong pumasok sa loob. Pahinga muna sandali at kapag nakaalis na sila Sir Ace papasok ng trabaho ay maglilinis naman tayo ng mga kwarto ng amo natin. Sige Ate Trish. Panipi. Sumunod naman ako agad doon sa may swimming pool area. Tinulungan ko si Ate Trish na magtanggal ng mga tuyong dahon na nil iPad ng hangin papunta doon sa pool. Isa itong pool ang lagi natin na ikek, Venus. Mahilig kasing mag-swimming, yung dalawang pamangkin ni Doña Tasha. Pati na rin si Sir Ace, na sa tuwing gabi naman dahil ayaw nito nang pinapakita ang katawan niya. Kaya ayaw ni Doña Tasha na marumi ang pool. Sambit naman ni Ate Trish habang seryoso sa pagtatanggal ng gadahon. Ilang minuto lang naman kami nagtagal doon sa pool at umalis na kami.
Bumalik kami sa kusina at nakita pa namin si Ate Gladie habang naglalabas ng breakfast ng pamilya Ibanez dahil magsisimula na raw ang breakfast nila. Mukhang aligaga na sila dahil pati si Lola ay papalabas na rin at halos hindi na ako pinansin. Venus, antabay ka lang saglit dito at baka may biglang lutos o kailanganan, ha? Ihanda ko lang ang mga panglinis natin ng kwarto mamaya. Palam ni Ate Trish na iniwan ako ng tuluyan mag-isa. Ako naman ay inabala muna ng libot ng tingin ang kusina. Medyo makalat pa, tambak ng hagasin ang lababo. Narito pa sa mesa ang mga condiments na ginamit sa pagluluto ng agahan. Pati mga prutas at juicer at pangtimpla ng kape. Nang makita ko ang pinaglalagyan ng coffee ay inisip ko muna na magtimpla ng kape para hindi ako antukin agad. Kasi kanina ay ang juice na tinimpla lang ni Lola ang ininom ko at baka antukin naman ako maya-maya kapag naglilinis na ng kwarto nila Sir Ace. Kumuha na ako ng tasa at ininit ang tubig sa electric kettle. Nilagyan ko na ng mainit na tubig ang tasa at ng black coffee matapos. Venus, mabuti at nariyan ka. Nanay I'm, kayo po pala sakto, hiha. Nagtitimpla ka na ng kape. Pwede ba na iyan na lang ang kay Sir Ace at magtimpla ka na lang mamaya? Akmang maglalagay sana ako ng creamer ay pinigilan pa ako ni Nanay I'm. Lagyan mo na lang ng asukal, hiha. Isang kutsara lang. Black coffee ang gusto noon. Ikaw na ang magdala sa dining ha para makita ka rin nila at makilala. Tuldok, medyo nagmamada yata si Sir Ace at kailangan niya raw magkapagkape dahil puyat. Kada dating niya lang din kasi doon sa dining kaya hindi pa natimplahan ng kape. Pagkasabi ni Nanay I'm ay agad akong iniwan na mag-isa sa kusina. Bigla tuloy akong nataranta dahil mukhang aligaga sila. Tipong mapapag-alitan ako kapag nagbagal ako. Lalo na at bilin nila Lola na masungit yung Sir Ace, hindi naman ako magkanda-ugaga na kinuha na lang ang lalagyan ng asukal at naglagay ng isang kutsara sabay halo sa kape. Kumuha ako ng platito at doon nilagay ang tasa. Pinagpag ko ang damit ko kung marumi ba. Inayos ko pa at hinawakan ang mukha ko at tiningnan kung oily na ba. Bigla tuloy akong napapasabak nito. Ang aga pa naman at feeling ko ay haggard na ako dahil sa dami ng ginawa ko pero no choice at kailangan kong mag-serve na. Umalis agad ako sa kusina, dala ang tasa at nagtungo sa dining. Papunta roon ay nakasalubong ko pa si Ate Gladie na pabalik naman ng kusina. Nag-offer pa siya na siya na ang magdala pero tumanggi ako dahil sa akin inutos ni Nanay Ayn. Nabungaran ko si Lola na naroon inaayos pa sa hapag ang ibang pagkain. Pati si Nanay I'm ay naroon din sa dining area. Kinabahan ako nang makita ko ang pamilya Ibanez. Nasa gitna ng pangsampuan na eleganteng dining table ang sa tingin ko na si Don Ramon. Bigla muna akong napahinto ng paglalakad at ilang hakbang pa ako bago makarating ng mesa nila. Hindi ko alam kung nasaan dun si Sir Ace. Napatingin agad sa akin si Don Ramon nang mapansin akong papalapit. Ngumiti agad ako sa kanya ng tipid. Binaling ko ang tijan sa nasa kabila nitong babae na sa tingin ko ay yung Doña Tasha. May edad na pero bakas pa rin ang ganda sa mukha niya. Pero mukhang seryoso siya nang magtama ang mata namin. Ngumiti ako sa kanya at tipid lang ako nitong nginitian na hindi umabot sa mata nito. Katabi ni Doña Tasha ang isang lalaki na sa tingin ko ay nasa late 20s na. Nakasuot ito ng business suit. May itsura ang lalaki at natigilan din nang nakita ako, makita. May dalawa naman lalaki na nasa tapat ni Doña Tasha at nung lalaki. Likod ko ang nasisilayan nila kaya hindi ko ang mukha nila. Pa, siya ba ang bago? Biglang tanong ni Doña Tasha. Opo, Doña Tasha. Si Nanay I'm ang sumagot. Batang bata, biglang napalingon sa akin, yung isang lalaki na nasa tapat nung lalaking nasa late 20s. Nang binaling ko ang mukha doon sa lumingon ay medyo hawig nung nasa tapat niya. So I assume na sila ang magkapatid na pamangkin ni Doña Tasha, yung Giovanni at Grayson. Yung lalaking lumingon sa akin at natigilan pa. Nagtama ang mata namin at nakita kong umawang pa ang labi nito. May itsura siya. In fairness, mukhang ilang taon lang ang tanda sa akin. Feeling ko na nasa 22 or 23 years old lang siya. So ibig sabihin, yung nasa tapat ni Doña Tasha si Sir Ace. Tumuloy ako ng lakad at na-tense na. Sa gilid ng mata ko ay parang nakalingon pa rin sa akin yung isang lalaki na hindi ko nabinigyan ng pansin.
Please, dito mo ilagay kay Sir Ace, biglang turo ni Nanay Aim. At tama ako na doon nga sa tapat nga ni Doña Tasha at nasa gilid ni Don Ramon. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang papalapit na doon sa lalaki. Malapad ang likod nito at sa tingin ko at matangkad na tao kahit nakaupo siya. Mula dito ay halata ang tikas nito. Hanggang sa makarating na ako sa may gilid ni Sir Ace. My God! Sigaw agad ng isip ko nang makita ng side view ang lalaki. Kita ko agad ang matangos nitong ilong at chiseled jawline. Napalunok agad ako, here's your coffee, Sir Ace. Mahinang sambit ko. Pinilit kong kumalma, pero hindi ko maintindihan kung bakit parang nag-iba ang tibok ng puso ko. Siguro dahil ay kabado na agad akong pumalpak dahil takot agad ako. Pero mas natigilan ako nang lumingon sa akin si Sir Ace nang may baba ko sa table na ang coffee nito. Shit! Ang gwapo ni, sir. Agad nagtama ang mata namin at natigilan ako nang makita ito nang malapitan at nakaharap sa akin. Madilim ang mata nitong nakatingin sa akin. Seryoso ang mukha. Pero sobrang gwapo nito kahit na biglang kumunot ang noo nito sa akin. Napatingin ako sa mapula nitong labi at napaawang ang bibig ko. Hindi ko na namamali ng paligid at namagneto na ang mata ko sa lalaki kasabay ng lalong tumindeng tibok kay ng puso ko. Nang binalik ko ang tingin sa brown na mata ni Sir Ace ay doon siya nakatingin sa labi ko. Mas dinaga tuloy ang dibdib ko. What's your name, hiha? Bigla akong napakislat sa tanong ni Don Ramon. Umayos ako bigla ng tayo at tumingin kay Don Ramon. Bigla akong na-tense dahil pakiramdam ko ay lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Venus, po, sir, tipid na sabi ko at sa gilid ng mata ko ay parang tinanggal na ni Sir Ace ang tingin sa akin. Welcome to Ibanez Mansion, hiha. Nakangiting sabi sa akin ng Don. Salamat po, Don Ra, what the hell? Bigla akong nagulat sa sigaw ni Sir Ace sa tabi ko. Pero agad nakaba ang naramdaman ko dahil binuga ni Sir Ace ang kape na hinigop na nito. Biglang tumingin sa akin si Sir Ace. Sobrang talim ng tingin nito sabay padabog na tumayo sa silya nito. Bigla ay parang nanliliit ako sa sarili ko nang nakaharap na ito sa akin. Ang tangkad niya na sa tingin ko na nasa 5'11" or 6 feet ang tangkad kaya nakatingala na ako sa kanya sa height kong 5'3". Are you the stupid one who made my coffee? Dumagundong na tanong sa akin ni Sir Ace na parang gusto na akong kainin ng buhay sa nakikita kong galit sa mukha nito. Sir, bakit po? May problema po ba sa timpla ko, damn it? Agad na pinutol ni Sir Ace ang sinasabi ko. Nang inag ang tuhod ko sa takot. And you're really going to ask that foolish question to me? Tandang padamdam. Tanga ka ba? Ibubuga ko ba yan kung lasang kape ang tinimple mo? Bigla ay parang nanggilid na ang mga luha ko. Nabigla ako sa narinig at napahiya ako na sa harap pa ng lola ko ay pinapagalitan ako. Kuya Ace, huwag mo namang bastiusan ang babae. Napatingin ako dun sa nagsalita. Yung lalaking katabi ni Sir Ace na kanina pa ako nililingon, yun. Nilinggan naman ni Sir Ace, yun lalaki at doon ko kinuha ang pagkakataon na tumingin kay lola na papalapit pala sa akin. Sir Ace, pagpasensyahan niyo na po ang apo ko. Biglang singit ni lola. Tinabihan ako ni lola at naramdaman ko ang paghagod niya sa likod ko. Yun pa yata ang dahilan na biglang tumulo ang luha ko. Nakita ko pa ang mukha ni Sir Ace na natigilan nang nagtama ang tingin namin at nakita na ang luha sa mata ko. Parang nagulat pa ito, pero sinubsob ko na ang mukha ko sa dibdib ni Lola at umiyak. Lola, hikbi ko, tapos ay niyapos ko si Lola. Mas naramdaman ko pa ang hagod sa likod ko. Nakakainis na mababaw ang luha ko. Ayoko sanang umiyak. Pero hindi ako sanay nang napapahiya sa harap ng maraming tao. Sinabihan niya pa akong tanga. Nakakapangliit, ganito, yung napapanood ko minsan na mayayaman na nang aapi ng mga mahihirap. Narinig ko na lang ang paggalaw ng mga upuan. Parang may mga tumayo at hindi ko alam kung sino-sino, yun. Ace, bakit pati bata ay pinapaiyak mo? Tinig ni Doña Tasha na bakas ang galit sa boses nito. Ace, please lang, huwag mong sigawan ang bata. Lisa, ilayo mo na ang apo mo. Narinig kong sabi ni Don Ramon. Halika na apo. Natatarantang sabi ni Lola, pasensya na po Sir Ace. Hindi na po mauulit. Patawarin niyo po siya. Mas lalo akong nanliit dahil naririnig ko si Lola na nagmamakaawa. Nanliliit ako sa sarili ko.
Talagang hindi na mauulit, Nanay Lisa. I don't wanna see her face. Ever again. Ramdam ko ang galit sa boses ni Sir Ace. Ace, narinig kong sambit muli ni Don Ramon. Nanahimik naman si Sir Ace habang hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nagmamadali na akong inilayo ni Lola sa dining area at dinala sa kusina. Diyos ko, ano ka bang bata ka? Niyakap ako ni Lola pagkarating namin ng kusina. Okay ka lang ba? Lola, I'm sorry po, tatanggalin na po ba ako? Mawawalan na po ba ako ng trabaho? Patuloy lang sa pag-agos ang luha ko. Nako, hiha, paano ba ito? Huwag ka munang umiyak. Uminom ka ng tubig. Nakita kong problemado na siya nang pumunta sa may ref habang naiwan akong nakatayo. Pinunasan ko ang luha ko. Nakakainis. Pinag-uusapan na siguro ako ng mga amo sa labas. Nakakahiyang sinigaw-sigawan lang ako. Bigla naman na pumasok si Ate Gladys sa kusina. Venus, anong nangyari? Natatarante siyang lumapit sa akin. Ate Gladys, nagalit si Sir sa tinimple kong kape. Pinigil ko na ang mapalayak muli. Ha, bakit naman? Ano ba ang nilagay mo? 1/5 bigla naman na dating ni Nanay Aim sa kusina na may dalang tasa. Nako, Venus, asin yata ang nailagay mo dito sa kape. Problemado na sabi rin ni Nanay Aim. Nang makarating si Nanay Aim ay kinuha ko ang tasa ng kape. Kahit tinikman na yun ni Sir Ace at ni Nanay Aim ay tinikman ko pa rin kung ano ang lasa at masuka-suka ako nang malaman kung bakit nagalit si Sir Ace. Nagkagulo kami sa kusina. Doon ko nalaman na mali nga ang nailagay ko. Kasalanan ko dahil sobrang nataranta ako kanina. Sobrang nahihiya ako sa lahat ng mga kasama ko at pati sila ay napahamak. Kasi nasabihan ni Nanay Aim si Ate Gladys at Ate Trish kung bakit hindi nalagyan ng label ang lalagyan ng asukal. Dati naman daw ay meron iyon. Iyon pla ay nilinis iyon ni Ate Trish at kapapalit lang ng lalagyan. Sobrang natinggan lang din ako sa sarili ko dahil hindi ko man lang napansin ang texture ng asukal o asin. Siguro nga dahil nagmamadali na ako kanina at labis na nataranta. Imbes na magtatrabaho pa sana ay pinabalik na ako ni Lola sa kwarto ko. Maghintay na lang daw ako kung ano ang mangyayari. Lalo na at galit na galit si Sir Ace at gusto raw akong tanggalin. Na-late pa nga araw nang alis papuntang trabaho dahil kinausap ng mga magulang. Mas lalo tuloy akong natakot dahil mukhang matutuloy ang pagkasibak ko sa trabaho. Inutusan ako ni Lola na matulog para makabawi sa puyat ko. Nang makarating sa kwarto ay nahiga na lang ako sa kama. Hindi ko na nagawang maiyak dahil napagod na rin akong laging iniyakan ang mga problema ko. Nakakapanlumo na isipin na isang araw lang ang itatagal ko dito sa mansion. Ngayon pa lang ay hindi ko na alam ang susunod kong hakbang dahil kapag bumalik ako kay Nanay ay hindi naman ako nito pag-aaralan. Iniisip ko tuloy kung saan ako pwedeng mag-apply na tatanggapin ako kahit hindi pa ako tapos mag-aral. Mag-working student na lang ako kahit alam kong mahirap. Hindi rin ako makatulog dahil hanggang ngayon ay hindi pa nawala sa akin ang itsura ni Sir Ace. Sobrang gwapo niya pero masungit. Hanggang sa lumipas ang ilang oras bago mananghalian ay bigla akong kinatok ni Lola. Apo, okay ka lang ba? Bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha ni Lola. Pero hindi nakagaya ng kanina. O okay naman po. Kaso sobrang nag-aalala ako kasi baka po pati kayo mapaalis dito sa mansion. Ngumiti naman si Lola kahit paano at nilapitan ako. Umupo slay sa may dulo ng kama at hinawakan ako sa balikat. Good news, apo. Hindi kanila tatanggalin dito. Mabuti at mabait si Don Ramon. Pati si Donya Tasha ay sinabihan ng anak nila na hindi ka tatanggalin. Patawarin ka na lang daw dahil first time mo naman, eh. Bigla naman akong nabuhayan ng loob sa narinig kay Lola. Talaga po? La, oo, apo, kaso simula ngayon. Mas kailangan mong mag-ingat, ha? Huwag ka nang lalapit doon kay Sir Ace dahil pag-iinitan ka na noon. Huwag kang mag-alala, kinausap na ako ni Ate Aim. Ipapaiwas ka na lang daw kay Sir Ace para hindi mo na siya masyadong nakikita dito sa bahay. Tutal naman at sa umaga at gabi lang siya nandito. Tapos weekend ay minsan ay umaalis siya. Hindi naman siguro kayo madalas magkikita. At kung makita mo siya ay umiwas ka na lang. Mahabang paalala ni Lola, puro tango na lang ang ginawa ko at sinigurado sa sarili na susundin ang mga payo ni Lola. Sumunod na ako kay Lola dahil inaya na rin niya akong kumain.
Nang dumating ako sa kusina ay nakahanda na ang lahat ng pagkain. Nakita ko sina Ate Gladie at Ate Trish at nag-sorry agad ako sa nangyaring gulo kaninang umaga. Hindi naman sila galit sa akin kaya medyo gum-on ng loob ko. Actually wala namang nagalit sa akin kahit sino sa kanila. Naawa pa nga sila sa akin dahil nasigawan ako ni Sir Ace. Ayan, nasampulan ka tuloy, Venus. Siguradong paglinaitan ka na noon. Sambit ni Ate Gladie habang kumakain, hindi naman ako nakasagot. Ayoko na sanang maalala ang bad experience ko sa lalaking iyon. Pero, ano masasabi mo, Venus? Ang gwapo ni Sir Ace, no. Ang hot kahit may edad na. Parang ang sarap ay jowa kahit masungit. Kinikilig na sabi naman ni Ate Trish. Kayong dalawa, puro jowa ang tinuturo niyo sa apo ko, ha? Bata pa yan at magtatapos ng pag-aaral bago mag-boyfriend. Bigla naman nasingit ni Lola Lisa. Nako, hindi pa ba nagkaka-boyfriend yan, Lisa? Biglang singit naman ni Nanay Aim na biglang pumasok sa kusina. Ang gandang bata niyan, ah. Sigurado ay ligawin doon, yan, sa school nila. Pati nga si Sir Grayson ay tinanong sa akin ang pangalan. Nabighani pa, yata. Ngumiti na lang ako kay Nanay Aim. Pakiramdam ko ay namumula na ako sa panunukso nila at nahihiya pa akong naririnig ni Lola. Nako, huwag ka masyado makipag-usap dun kay Sir Grayson. Ha, babero, yun. Ilang babae na nga ang dinala dito sa mansyon. Singit naman ni Ate Gladie. Napilitan na lang akong tumango kahit hindi ko kilala kung sino doon si Sir Grayson sa mga nakaupong lalaki kanina. Mabuti na lang at inaya na ni Nanay Aim si Lola Lisa at may gagawin yata sila sa may sala. Naiilang kasi ako na pinag-uusapan namin ang mga lalaki sa harap ng dalawang matanda. Bakit kasi ang sanggit ni Sir Ace? Paano naman siya makakapag-asawa uli kung ganun ang treatment niya sa mga babae? Nakanguso na tanong ko sa dalawa. Kahit ayoko nang maalala ang existence ni Sir Ace sa Earth ay hindi ko maiwasan na ma-curious sa lalaki. Tumingin muna si Ate Trish sa pinto kung meron bang paparating bago ako sinagot. Bitter kasi si Sir Ace sa hiwalayan nila ng asawa niya. Hindi na, yun mag-aasawa. Halos pabulong na sabi ni Ate Trish pero sapat na para marinig ko. Kumunot ang noo ko. Akala ko ba ay namatay ang asawa ni Sir Ace? Kasi ayon sa pagkakasabi sa akin ni Nanay Aim ay namatay ang asawa ni Sir Ace. Oo, namatay, singit naman ni Gladie na halos pabulong rin ang pagkakasabi at halos hindi ko naman narinig. Namatay kinabukasan na nakipaghiwalay si Sir Ace. Pero bawal pag-usapan ang tungkol sa buhay ng mga Ibanez. Kaya shut up na lang tayo. At huwag mong sasabihin kay Nanay Aim na sinabi namin sa'yo, ha? Kasi may isang kasambahay na pinalayas dati si Sir Ace nang malaman na pinag-uusapan namin siya. Halos pati kaming dalawa ni Trish ay matanggal na. Tumango na lang ako at hindi na nagtanong kahit lalo akong na-curious. Tinuloy na lang namin ang pagkain. Pagkatapos kumain ay ako na lang ang naghugas ng pinggan. Hindi na rin ako pinaglalaw ng mga kasamahan ko at pinapunta ako ni Lola sa kwarto ko para daw magpahinga at tanggalin ang sama ng loob ko. Kinahapunan ay tumulong din ako sa gawaing bahay. Hanggang sa malapit ng maggabi at isa-isa nang uuwi ang mga amo namin. Pinagstay ako ni Lola sa kusina. Bawal daw akong lumabas at baka may makakita sa akin ng isang Ibanez lalo na si Sir Ace at pag-initan ako. Sumunod naman ako kay Lola. Pero, yun lang nahihiya ako at parang special treatment ang ginagawa sa akin. At natapos na nga ang araw na iyon at mabuti ay hindi ko na naka-encuentro si Sir Ace. Kinagabihan pa ay tila tumatak na sa isip ko ang itsura ni Sir Ace. Pinilit kong makatulog ng maaga kahit medyo hirap dahil nga naiisip ko pa rin ang bad experience ko sa amo. Nang makatulog pa nga ako ay napanaginipan ko pa si Sir, kakaiba pa ang tibok kay ng puso ko nang bumangon ako sa isipin na hanggang panaginip ay naroon ang lalaki. Kinabukasan ay maaga uli akong nagising. Alas kwarto ng umaga al. At least medyo nabawi ko ang puyat ko. Kahit paano ay mas maaga akong nakatulog kesa kahapon. Iba ang mga pinagawa sa akin. Imbes na samahan si Ate Trish sa garden at pool area at pinagstay ako dito sa kusina para tumulong sa paghahanda ng agahan. Pinaghiwa ng prutas at gulay. Pinaghugas ng pinggan. Tapos tinuruan na rin ako sa paggamit ng mga appliances na hindi ko alam ay operate.
Pati ang mga condiments kung saan nakalagay ay sinabi na sa akin para hindi na raw ako magkakamali. Okay naman ang naging takbo ng umaga ko. Magkakasabay pa kami kumain. Hanggang sa oras na nga ng almusal ng mga Ibanez. Naging busy na rin ang mga kasamahan ko. Ilang minuto rin ang nakalipas ay natapos ang agahan ng mag-anak. Umalis na raw ang sina Sir Ace at ang dalawa niyang pinsan. Bumalik na sa kusina sina Ate Trish at Ate Gladie at tumulong ako sa paglilinis sa kusina. Pagkatapos nito, Venus, samahan mo kami sa taas para maglinis sa mga kwarto ng amo natin, ha? Kayag naman sa akin ni Ate Gladie. Matapos namin sa kusina ay umakyat na rin kami sa second floor ng mansyon kung nasaan ang mga kwarto ng amo namin. Venus, tutal wala naman si Sir Ace. Dito ka na lang maglinis sa kwarto niya. Tig-isa kami ni Gladie sa room ni Sir Giovanni at Grayson. Sambit ni Ate Trish. Sige, Ate Trish, walang problema. Nakangiting sambit ko. Hindi ko naman alam kung bakit parang na-excite pa ako na pasukin ang kwarto ni Sir Ace. Umalis na si Ate Gladie at Ate Trish sa harap ko at nagpunta na sila sa magkatapat na pinto. Pagkapasok nila sa kanya-kanyang room ay ako naman ay hinawakan ko ang doorknob ng pinto ni Sir Ace. Marahang pagbukas lang ang ginawa ko at nang makapasok sa loob ay humanga ako sa pagiging elegante ng kwarto ng lalaki. Wow! Ganito pala talaga ang kwarto ng mga mayayaman. Parang sa TV ko lang nakikita ang ganitong kabungga na kwarto. Nilaybot ko ang tingin habang nakaawang ang labi. Lahat ng appliances ni Sir Ace rito ay halatang mamahalin mula sa TV na parang nasa 60 or 65 inches. Parang may sariling entertainment room dito. Sa tingin ko ay mahilig na manood ng movie ang amo dahil sa laki ng TV nito. Maaliwalas ang kwarto na kulay cream ang dingding. Ang sarap lang sa mata. Kung magkakakwarto rin kasi ako ay ganitong kulay ang gusto ko. Lumapit na ako sa kama ni Sir Ace na parang kasya ang 5 tao sa laki. Hindi ko alam kung anong klaseng sukat iyon, parang doble ng king size ang lapad ng kama niya. Siguro ay takot sa masikip ang lalaking iyon. Sa isip-isip ko, kasi wala naman siyang asawa pero ang laki ng kama. Napukaw ang atensyon ko nang tumingin ako sa side table. May nakita akong picture frame. Lumapit ako at kinuha ang picture frame. Parang napigil ko naman ang paghinga nang makita ang picture ni Sir Ace. Parang medyo bago lang ang picture na yun dahil hindi naman nagbago ang tingin ko doon sa picture versus nang nakita ko siya kahapon. Nakasuot siya doon ng polo shirt at parang nasa late 20s ang itsura niya doon. Wow! Ang gwapo talaga ni Sir Ace. Mas lalo tuloy tumatak sa akin ang mukha niya simula pa kahapon na nakita ko siya. Well, sa edad ko na ito ay hindi ko rin naman naiiwasan ang nagkakaroon ako ng crushes. At sa tingin ko ay isa na si Sir Ace sa lalaking unang kita ko pa lang ay crush ko na yata. Pero alam ko naman ang limitation ko. Pag crush, crush lang. Pero mukhang face value lang nito ang crush ko dahil sa gaspang naman ng ugali ng amo. Hindi ko na namalayan na hinihaplos ko na pala ang picture frame habang napapangiti at kakaiba ang tibok ng puso. Nang bigla kong naramdaman ang mabilis na pagbukas ng pinto. Huli na para hindi makita ang kilos ko dahil nakita ko ang mukha ni Sir Ace na biglang nagulat na nadatnan ako dito sa loob ng kwarto niya. My gosh! Panipik!